Na damage dealer nila. So naunahan ng RRQ yung setup or nabasa ng RRQ yung magiging outcome nung Claw Esports. So I think for this game 2, titingnan natin kung same hero pick pa rin siya yung gagawin ng Claw Esports or tatapatan na nila yung pickings na gagawin ng RRQ. Exactly, no. So nagulat din lahat, nagulat doon sa ano sa ginawa nung RRQ ng game number 1. Pero I think baliktad yata yung pangalan. Direct Popeye or magre-remake to. Tingnan natin nga pala guys, wala naman. Wala. Two free epic skin giveaway pag nakaabot tayo ng 2,000 shares and 20 pag naka 20 viewers tayo automatic live mode skin agad. Yun. And make sure ah nasa Just ML Battalion kayo. Yun. Para updated kayo at alam nyo kung kasi alam ko doon tayo magbibigay. Pa Kuya Zeus. Yep. So, meron nang nanalo no Sabado no, pero kanina pa lang siya, kanina pa lang nalaman panalo siya. So, eto na mga kaibigan, this time for Claw Esports, nag-iba sila ngayon ng way ng draft nila and for RRQ naman, ibang panlasa din na ipapakita nila. So, makakita tayo ng isang hard tank ngayon for this RRQ, may Kufra sila. So, isang setup play papakita dito pero ang problema lang yung bouncing ball kasi hindi na rin masyado worth it, andali na lang yung taasan, no? So, for Claw Esports naman, they have Atlas here. So, for pang 5-man set din. No, so parehas pa una sila dito, isang fighter, isang utility or support na hero, tas isang tank. Parehas ng first three picks yung dalawa. Kumbaga tapatan. Tapatan muna. Sabayan lang. Your team is picking. Pick ng RRQ. Tingnan natin since open si Lance. Open pa rin naman na si Ling. So, pwedeng kuhanin ng RRQ yun kung sakali. Pero tingnan natin. It's either kung magma-marksman ba. Mm-hmm. We'll see kung anong pick ng RRQ dito. Yep. Tama ka dyan. So, for this, RRQ. Medyo, hinda, napanood natin to sa Bren Esports. Si Kuya Ribo gumamit nung Sabado ata yun, no? So, the real warrior is here, kumbaga. So, this time, ina natin ang itatapat doon ng Claw Esports. Yata, Balmond, mukhang magandang labanan to, ha? Balmond versus Hilda. Yung bagong ano, no? Mga bagong luma. Kita natin sa meta. Wrestler laban sa wrestler. Tingnan natin. Ay, wrestler laban sa ano? Wrestler laban sa Beast, sa Swang, nauna si Balbon. So, what's up sa'yo, Balbon? And, isang ano pa, isang Hayabusa din ang isasama dito ng Claw Esports. Ito, si, alam na, tumatak din to sa akin eh, si Hayabusa. Si Loser yung gumagamit nun. So, sulat nga sabi ko, pagka lumalakas si Hayabusa, nagiging super loser siya. So, galing-galing ng Hayabusa niya dito. So, tingnan na, ano nga previous week. So, tingnan natin this time kung mapapakita niya ba ulit sa atin. Halos pareha ng idea yung dalawang ano. Ayun, hindi nagpatalo. Landslot naman sa anila. Labanan na. Oo, tapatan lang to. Nang assassin. At ang kulimit pa nun, labanan ng dodge. Oo. Diba? Pareha sa may pantakas yung dalawang assassin natin. Kumbaga sa ano dito, kumbaga sa line-upan lang ha, nagtapatan lang sila, naipagsabayan din yung RRQ sa nila, no? Kung titingnan mo, Claw, merong Atlas, meron silang Kufra. Kufra. Yung RRQ. Yung Claw Esports naman, meron silang Farsa, meron namang Valir yung RRQ. Valir. Merong yes. Hilda yung RRQ. Meron din namang Balmond yung Claw Esports. Merong Hayabusa, merong Lancelot. So, maganda. And there's a Cho. There's a Johed. So, alam natin yan. Yung pang 1v1 hero na yan sa, dito sa Just ML, number one 1v1 hero last year. Nung nag-champions 8, Cho Johed yung tapatan. So, talagang maganda ang ano dito. Ang draft nito ang dalawang to para sa akin. Pagalingan ng rotation to at pagalingan ng individual skills siguro. Yes, tama yun, Kuya Susa. So, siguro, we make sure na talagang
mainit or intense yung laban ng magaganap ngayong game to. At ayan, hindi na natin patatagalin. Claw Esports versus RRQ para sa red side natin, RRQ. 8-4 for the Valier, Albert naman for the Lance. Win for the Cupra. XOXO para sa isang Hilda and Skylar naman for the show. At sabi lang banda naman dito mga kaibigan, Claw Esports nag-aabol sa puntos. DJ for this Atlas, Rex 69 naman for this Johead, KSO for this Farsa, Echo for the Belmond, and Loser for this Hayabusa. Ladies and gents, eto na. Kumuha na lang din ng buff ang Hayabusa. On the other side, hindi pa nahawa ng buff ang isang Lancelot. Pabilisan lang din naman sila din mag-level if ever. Pero yun nga lang, Lido Wanderer, kukunin na ng RRQ. First blood has been taken kagad ng RRQ. Hindi ko napansin yun, ha? Kasi nakafocus ako dun sa ano, sa Lito Wanderer ni ano ni Lancelot, pero sa ibang banda patay na rin pala ang Farsa do. Real quick, ha? Speed nako, lang. Na-invadean pa. Mainit-init. Yan nagkatalo. Sinusulit na ng momentum yung RRQ na nanalo kami, pero nako, hindi pa tapos yung laban natin. Valir, napatay na naman na si Rex natin doon. Nako, kapag ka nagtuloy-tuloy yung pagiging aggressive nito, mahihirapan ngayon yung Claw Esports. Lalo na si Hayabusa na makapagpa-farm knowing na nakuha na ng RRQ yung jungle ng Claw Esports. Exactly, no? So, for that, ito na, kung kayo pala nilang kukunin yung pansarili nilang ano, pansarili nilang jungle, no? So, delayed. Madedelay si Hayabusa natin doon. Pero tinanan natin, mas naunang nakapagpa-level ngayon na si Cho compare kay Johead. Pero nako, munti kala ka na. Dadahamay pa eh. Kala ko madadahamay pa si Cho doon eh. Mabibigyan pa ng isa. Pero tulad lang din ng game number 1, napaka-dominante ng RRQ for the early stage ng game. Nakita din natin dito na yung Hayabusa hindi natin mararamdaman so far. Dahil na-delay siya ng konti against this Lancelot. Unlike Lancelot, na dire-diretso na siya sa kanyang objective. Eyes on the prize na. Meron na siyang pattern na sinusundan, na isulat niya yung kanyang gagawin ngayong game number 2. And for Hayabusa, na-drawing din niya, pero binura. Binura. Yung kalahati na kanyang daan. No? So, well, parang ito yung magiging strat na nakikita ng RRQ. And knowing kasi na malakas din na ang loob ng RRQ mang invade, it's because of the Valir. Pero kita mo dun, Kuya Zuzo, hinahabol si Kuya DJ natin doon. Ang tanong, mapapatay nga ba siya? Pero ayun na yung backup ng team ng Claw Esports. Pero nako, off-cam kill doon sa may top lane natin na napatay si Kuya Rex natin. And I think diretso objectives to para sa isang show or hindi. Nag-cut na lang daw naman ng lane. Oo, naku po. Alaban pa din. Dito sabi lang banda, si Loser Kid X. Naku po, ayun. Patay ang Hayabusa for the first. Tropa ng RRQ taking down a turtle and the tower has been destroyed then by Kuya Skylar na rin dito. Oo, nahihirapan na ngayon ang Claw Esports sumagot sa pagiging aggressive ng RRQ. And tingnan natin yung top lane natin, nakaabang si Win doon sa may bush. Same with Rex, so tingnan natin kung paunahan nga ba or itutuloy. Lalaban pa ata din dito, ha. 0-5 ang ating score and so far so good for RRQ. Wala pa silang death. Papasok si Albert dito sa ilalim ng Torre ng Claw Esports with a killing spree. Another one si Echo, pwedeng madamay dito si MVP Balmon. Pero uy, nako, basketball jersey yan si Kuya Balmond natin. So for that yun nga lang, 6-0 na agad, no, ang RRQ dito. For Claw Esports, noise stun lang German with Way of the Dragon. Another one, DJ ba, matadabing for the 7th kill of RRQ. Naku po, malakiling machine 2. Pero laban pa, mega kill naman din. Here comes Farsa, tubaka, pero feather airstrike sa Albert, tatama. Good stopping power for Farsa. At least ngayon, hindi na siya makukulit-kulit dahil bawas ang buhay ni Lancelot. Pero huwag lang siya mahuhuli ng isang Kufra sa middle lane, sa top lane. Ganun din. Nako po, Skylar dito. Gustong pumitaas ng isa. Meron ako kasama Valir. Lalaban pa. Pero nako po, Way of the Dragon. Hindi. Cooldown yan. Pop. Ito na. Ibinigay. Ibinigay. Pero nako, yung minion waves at yung... Karoon pa tayo ng off-cam kill doon sa may mid lane. Gusto pa itong umisa nung Lancelot natin pero nakatakas si Kuya Hayabusa natin. Pero doon sa may top lane,
feelings, pre, na yung ating Valir. Uh-huh. Pero nako, kada linya natin, Kuya Sus, may nangyayaring ganap talaga. Monster kill na para sa isang last. Nako, na sandwich gameplay pa si Kuya Atlas natin. Gravity, my friend, mga besties. 0-11 ang ating score ngayon dito. Sobrang dominante naman sila ngayon for this game number 2. Ah. Hilda is really Hilda versus Balmond. Kita nyo naman, Hilda, napaka-pasok na pasok, no? Hindi wala nga lang siyang kill, okay lang. Kasi, kasi hindi niya pinanlalasit yung ulti niya. Pero grabing damage output ng ulti ng isang Hilda. So, kada assist or kill niya, lalo pang sumasakit. So this time, meron na siyang 5 stacks yata, if I'm not mistaken, pagkakasama yung assist. So, laban lang din. Ito na. Naku po, dapat 1-on-1 lang eh. Pero okay na. Sige, nagtawag ng kuya. Ito pa, mayroon din akong tank na padating. Naku po, pero yun lang. Assassin, nandito dito na rin. Laban pa. Naku po, si Echo dito. Tinamaan ng Tordron's Lavin at Godlike pa for that Lancelot. Pasok in naman din, mga kaibigan, para kay Kuya win. Ito na, double kill para kay Albert. Ay, triple kill pa. Ito, gusto pang magmanyak, mga kaibigan. Pero wag na muna. Disengage lang din. Tao ay na daw sa tatlong kills. Sapat na. Solo lahat ni Kuya Albert natin, no? Damage is real. 9-0-1. Naku po. Knowing, Kuya Sus, na 6 minutes pa lang yung game time natin. Pero 0-14. Pabor na pabor dito sa RRQ. Tas hawak na hawak na. Kita mo yun, Kuya Sus. Hinabol pa under the turret ni Lancelot si KSO doon. Nahabol pa ata si Johit. Double kill na, mga kaibigan, para kay Albert. Gravity, this Lancelot, mga pre. Oo, pressure is real. Wala pang kill, ah. Ang Claw Esports, even one. So, for the record, ang pinaka nakita kong gap na walang kill, umabot 22 kills. Secret. Tapos lahat ng kills. Oo. Na kay Lancelot pa, Kuya Zeus. O yun pa, hindi naman lahat. Kumbaga 11 and the Cavalier. 11 kills dito. So, aray, naku po, pasok in na naman, mga kaibigan, para si Kuya Win, lalaban sa dalawa, pero naipagkulitan lang pala. Feather Airstrike dito para kay Farsa, ipapalag na, pero lang mamamatay. On the side of RRQ, Echo lang dito, si Kuya Balmond lang muna ang nabigyan ng isa. Hindi, ang ganda-ganda ginawa ng RRQ doon, hindi na nila tinipid eh. Kung ako kayang patayin, di patayin. Diretso. Page is real, gaya nga sinabi natin. Pero nako si Cho, napatay yung isang Hayabusa. Kapagka ganun kasi si Hayabusa yung ayun, talagang natutuloy. Walang hirap. Ang buhay, mga kaibigan. Pati pantubos. Ubus. Ito na, 0-19. Ang score natin dito, sobrang clean sweep. Ito ang tinatawag na clean sweep, mga besties. Pero, oy, ito na. Dali. Ayaw na paisahin. Ayaw paisahin. Kumbaga, na-execute or na-pull off mismo ng RRQ yung ganung setup. Malinis. Malinis ang galaw ng RRQ. Ito pa, another one, mga kaibigan, to set up play para ay Kufra. Double kill talaga. Ayaw pa rin mabatay. Wala pa ding mamamatay dito on the side of RRQ. Ladies and gentlemen, 0-22, 8-minute game time pa lang tayo dito. Ito, papasok pa for the record ba ng 23rd kill. Ayun na nga. Naku po. 23-0. Ito na, pang 24-0. Ada! Mega kill na din. Tower lock na. Ito nga, RRQ, grabe. Grabe, what? What a performance for this RRQ.